Isang araw, nag-text ako kay Pastor Ferdi na yung manugan ko na inaanak ko, may sakit siya. Nilabas siya sa ospital na wala na daw pag-asa. Tatlong albularyo nang tumingin, pinauwi na siya kasi malala na daw ang sakit niya. Parang tinaningan na ganun. Tinext ko si Pastor na kung pwede, ipipray over namin. Nagpunta kami, inaya ako ng anak ko at sabi ni Pastor, pumuntahan namin at ipipray over. On the phone. Tapos nga, ipinagpaalam muna namin sa kanilang angkan na ipipray over namin. Ang sabi nung biyanan, okay lang daw na ipray over. Baka malaki ang maitulong nung pray over nila. Kung saan daw siya mabubuhay yung bata. Ngayon, ipinray over naman ni Pastor na pati yung mga angkan niya, yung asawa, na himala nga at dating nakapikit yung bata, dumilat. Tapos umiyak siya, nagyaya siya sa ospital, nasaksakan siya ng dextrose para ano. Kailangan namin matitigok na yung akala mo siya yung hingang akala mo kung nanlalim na hinga. Nung madala na po sa doktor, dinala daw po ulit sa kapwa Pastor. Nung pinag-pray over po ulit siya nung Pastor, naglakad na po at nakakita po ulit yung si Katrina. Katrina po pangalan niya. Po, ngayon po umuwi po sa kanila para ipakita po sa kamag-anak na himala ang ginawa ng Panginoon. Ang nagpapatotoo na yung Katrina? Opo, nagpapatotoo po sa kanila na umuwi, na talaga pong sinabi siya na buhay pong muli dahil kay Lord. Praise the Lord. Nila talaga daw yung ang nakatulong daw doon, yung pag-pray over ni Pastor Ferdi. Na kundi dahil daw doon, hindi daw ano, akala nga daw nila matitigok na dahil nga sinray over nga siya. Ayun. Kaya nga kahit yung asawa ko binibida dahil lang daw sa pray over ni Pastor Ferdi, kaya nakarecover yung bata. Lalo nakakapag talagang nahawakan pa rin. Cellphone to cellphone, pinipray over siya. Ang laki nga nung nagawa mo. Amen, amen. Buong pamilya ba tumanggap nung over the phone? Paano nga si Aram? Opo. Dahil naka-loudspeaker po yung cellphone. Sumabay sila lahat sa panalangin. Sabi ko, sumabay sa panalangin at pray over si Katrina habang nakatutok pa po kay Katrina. Nung nakatutok po kay Katrina yung cellphone, dumilat po siya at hinalaw na yung katawan niya. Nakapasak po ng kutsara yung bibig para hindi daw kumakagat. Pero dati, hindi siya nakakakita. Nabulag nga siya sandali eh. Ah, nabulag na? Oo, nabulag siya. Tapos nung isang araw, sabi ni Pastor, tingnan ko kung ano ang naging resulta ng pag-pray over. Sabi ko, Katrina, sabi ka ako ni Pastor, kumusta ka? Nang initian pa ako, Kuya June. Wow, praise the Lord. Yung pala nakita na ako, nakakita siya. Wow. Nasaan ang balik Katrina ngayon? Sa Pinaranda. Pinaranda? Sa kanila po. Unahad lang kayo. Bakit siya nandun? Para po, pakita po niya sa kanilang angkan na nabuhay siyang muli dahil kay Lord. Wow, praise the Lord. Sige, Pastor Ferdi, ano naman ang pakaramdam ng ganong karanasan? Ba, napakaganda dahil napupuri ang Panginoon sa mga taong gumagaling. Na talagang napakabuti ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya na talagang pinagagaling. Doon yung sinasabi na kinuha sa atin lahat ng mga sakit, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay. Nagsigaling tayong lahat. Kaya sabi lang natin na ipurihin ng Panginoon at patuloy tayong humayo. Kaya salamat sa Diyos na binigyan tayong mga karapatan. Tapakan ng mga ahas, buhayin ng mga patay, pagaling ng may mga sakit. Walang nakakagawang iba kundi ang Panginoon. Ano naman ang sabi ni Isabel nung meron ba kayong pagkakaisa sa spirit tungkol sa paggaling ng may sakit? Una, umahad lang pa yung kakaway. Dahil sabi nga, nung tinawagan ko si Mary, sabi ko, tungkulin natin yan. At naramdaman niya, parang galit na ako, sabi ko sa kanya, na bakit, ayaw niyo bang pumunta? Di ba, tungkulin natin sa Panginoon na iwanan natin yung mga bagay na hindi mahalaga, unahin natin yun. Tapos nung naramdaman niya, parang galit na ako, kahit siya mag-isa, sipo, ikaw, pupunta na ako kahit ako mag-isa. Tapos sumama rin si sister. Merong confirmation ba, Isabel? Alam ko sa Panginoon na hindi pa siya kukunin at may gagawin sa kanya. Kukunin at alam ko may pagbabago magaganap. Pero si Mary Gita kasi sa Maluna, sabi niya, umuwi ka na rito at mag-pray tayo sa patay. Sabi ko, bakit patay na ba? Nag-alit ako. Sabi niya, hindi pa. Hindi pa pala, bakit yung pinapatay ang tao? May pag-ask ko. Yun nangyari. Kaya, nung sinabi nila na naka-recover, sabi ko, amen. Talagang magaling ang